Hindi basta-basta ang hitman sa pagpatay sa negosyante si Jose Luis Yulo at sa driver ng sinasakyang van sa EDSA Mandaluyong. Ang sinisilip na anggulo ng Binoong Task Group sa report ng saksing si June Veneracion. Competition sa business, so tinitingnan namin ang anggulo baka doon po. Sa alitan sa negosyo, nakasentro ang investigasyon ng Mandaluyong Police sa pagpatay sa negosyanteng si Jose Luis Yulo at sa van driver na si Nomer Alan Santos kahapon. Sa background check ng mga pulis, lumalabas na may negosyo sa real estate at automotive industry si Yulo. Isa rin umano siyang gun dealer. Sa pagsisiyasat, nasa inner lane ng EDSA Reliance, southbound ang van ng mga biktima pasado alas 3 ng hapon kahapon. Katamtaman lang ang daloy ng traffic noon. At nang bumagal ang takbo, tinabihan sila ng dalawang magkaangkas sa motorsiklo na parehong naka-helmet. Saka inasinta si Yulo na nakaupo sa passenger seat sa likod. Nasa kaliwa niya ang kasamang si Esmeralda Ignacio. Habang umaabante ang van, ang driver naman ang sunod na binaril. Kaya walang duda, sabi ng pulisya, si Yulo ang target ng mga suspect. Nang pinutukan siya, more or less back of the head ang tinamaan. Right side ng right back of the shoulder ang tinamaan ng dalawang bala. Then sa gilid yung isa, bali apat. 4 fatal wound, and 4 sa kamay na right side. Sa pagsusuri ng mga pulis, planado ang pagpatay. Galing si Yulo sa Angeles City, Pampanga, kung saan sumali raw siya sa isang drag racing competition. Ginawa ang pananambang, lampas sa lugar kung saan madalas may nakapwestong miyembro ng PNP Highway Patrol Group at mga enforcer ng MMDA. Ayon sa pulisya, hindi rin basta-basta ang hitman. Magaling yung suspect. Dahil sa groupings ng putok and sa system ng kanyang pag-perpetrate ng crime. Nagpapagaling na sa ospital si Ignacio na nagtamo ng sugat sa kanyang kamay at may bandang muka. Ako si June Veneracion, ang inyong saksi.